At narito na ang ikalawang bugso ng mga balita ngayong umaga. Tubig sa 18 barangay sa San Carlos City sa Negros Occidental sinusuri para sa posibleng kontaminasyon na maaring dahilan ng biglang sipa ng kaso ng amibiasis sa lugar mula 0 cases noong nakaraang taon. Bilang tugon, nagdeklara ang lokal na pamahalaan ng State of Health Emergency na inalmahan naman ng Department of Health. Alamin natin ang pinakahuling impormasyon kaugnay niyan mula sa itinalagang spokesperson ng Incident Management Team ng San Carlos City sa Negros Occidental. Magandang morning at welcome mo sa Sakto, Sir Joe Alingasa Jr. Oh, Tito Jeff, good morning at sa lahat ng nakikinig at sa subscriber ng Sakto ng Teleradyo. Good morning. Sir Joe, nasa State of Health Emergency pa rin po ba ang San Carlos City? Yes, as of now, Tito Jeff, since meron pa tayong cases and yesterday we have another 5 admission, that makes it a total of 42 ang active cases natin ngayon sa San Carlos City Hospital and half of which na-declare talaga na amibiasis po. Sir Joe, pumunta na dyan yung team ng DOH? Yes, last night kasama po namin sila for the briefing kung anong nangyari sa kanilang itinerary for the day. May mga epidemiologist na po na dumating dito galing po ng DOH Central Office. At kumbaga nag-agree, nag-concur na po sila sa declaration ng State of Health Emergency po dyan? For now, they are still on the process of assessment. Mm-hmm. But yesterday po, pumunta sila ng San Carlos City Hospital just to check all the data. Kasi yung gusto nilang mangyari po is to verify. Mm-hmm. Ang nangyari po kasi, hindi nabating sa kanila yung report regarding ng cases ng acute diarrhea at saka yung confirm na amibiasis ng San Carlos dito. So we cannot blame DOH if they're not well-informed sa ano nangyari po dito sa San Carlos City. Opo, pero at least nakapagpulong na nga po kayo gaya lang nabanggit ninyo. Yung water sampling, Sir Joe, so far, ano po yung results na nakita po ninyo sa 18 barangay? Okay. Based on the initial data, which ngayon kasi kasama din namin kahapon si Mayor Rene Bustilo, together with DOH at saka yung sa provincial, regional at saka central office, ngayon po sila magre-render ng report. But initial report, meron pong mga areas na wala pong traces ng chlorine, so may big possibility na contaminated ito ng bacteria that may cause the acute diarrhea. Mm-hmm. And then meron pong mga areas po na nag-confirm talaga na may presence of E. coli and saka coliform on the initial testing. Mm-hmm. So at this point po, ano po yung kumaga immediate measure po natin para hindi patuloy po yung supply nito o yung pagtangkilik ng mga mamamayan sa tubig po na ito? Opo. Yung Philippine Red Cross po tumutulong din sa atin for the wash, yung water sanitation and hygiene. Pumupunta sila ngayon sa barangay together with the barangay health workers, it's a midwife, at ating mga frontliners dito to intensify the campaign po, yung water sanitation and hygiene. Kasi sa nakikita natin, meron pong medyo kakulangan doon na side. We were so engrossed with the pandemic and yet nakalimutan na yung basic hand washing, yung mga food preparation, at saka yung pag-check mismo ng ating mga sources ng water. So gusto po ni Mayor ngayon, yung information, education, communications campaign, yun po na pag-uukulan po at pagbibigyan ng pansin ng ating lokal na pamahalaan. So Sir Joe, para lang po malinaw yung mga datos na meron po kami, no? Yung first po, 189 cases yung confirmed. Tama po? That was po the second week yata of February because when the good secretary, the OIC of Secretary of Health, Dr. Vern Perry, mentioned 189 po. That time, we already had a total of 469 cases. So, meron talagang disparity of the data na dumarating dyan sa inyo, sa central office. And dun din natin yan titignan kung bakit hindi po nakasama yung ibang number of cases. And yung fatality din, hindi po nila nalaman na meron na kaming dalawa pong death or dalawang cases na namatay due to the amibiasis po. So, para malinaw, Sir Joe, as of today at 6:41 in the morning, ano po yung record nyo from the ground? The record from the ground, sir, as of 5 p.m. yesterday, we have around 42 active cases in San Carlos City Hospital. Nadagdagan po ng 5 panibagong cases. Out of 42 po, 20 po yung amibiasis and 22 po yung acute gastroenteritis or yung tawag ng AGE. So sa nakikita po natin, medyo pababa na po yung cases ngayon ng San Carlos City.
But all in all, this is quite alarming for San Carlos City kasi in the past year, we already have recorded 9 cases of amebiasis. Mm-hmm. And for February 1 until March 2 po, yung na-record po natin is more than almost 500 cases na po. That's around 469, so that's plus 5, tingnan po natin. Yeah, malaki po yung agwat niya compared last so year. So in total so far this year, ilan po yung naibilang nyo? Sir, we will, Tito Jeff, we will have it coordinated yet with the HEMS dito. Kasi yung 469, nakuha namin yan na data from the hospital na existing po dito sa San Carlos City. Okay. Yung question dyan, Tito Jeff, Tita Ami, and Tita Josie, na maganda ngayong umaga. Yung question po natin dyan is yung nasa bahay po, yung home managed. Yung severe cases po, yun po na itatala kasi pumupunta sila sa mga hospital kasi hindi na nila kaya yung kanilang acute diarrhea. So we need to collect and to collate all the data coming from the field out of the 18 barangays. But for now, sir, with around 469 plus cases na na-confirm, kaya lang yung iba po umuwi na sa bahay and then 42 na lang yung net na bitira ngayon. For San Carlos City po, it's quite alarming. Sir Joe, you mentioned kanina po na italaan po ninyo yung dalawa pong deaths related to amebiasis. Baka pwede pong pakwento kami kung ano pong nangyari, paano po, ano pong nangyari doon sa dalawang kaso pong yun. Okay, January po yung first case in Barangay Bagonbon, 3 years old na lalaki po. Mm-hmm. Ang nangyari po, naging severe na siya. They just don't know na amebiasis na pala yun. And then, nung dinala na sa hospital, malala na po. And hindi po naagapan, and then, at saka pumana po yung pasyente. That's from Barangay Bagonbon. That's up north of San Carlos City. Mm-hmm. Down south po, on February po, that was the day before the mayor declared a state of local health emergency. Another 3-year-old boy na naman po ang pumanaw because of the severe diarrhea and then it was confirmed na amebiasis. So these are the two sad stories po. And then yesterday, nakausap talaga ng taga-regional office ng Department of Health, yung family po nitong pumanaw na mga bata. And they said, yun nga, they were not thinking na yung diarrhea lang yung cause niyan. Pero actually na-confirmed na it was really deadly, the amebiasis po. Mm-hmm. So sa punto po ito, Sir Joe, baka may gusto po kayong mensahe sa mga mamamayan po ninyo dyan na nangangamba na pati sila po, yung mga anak po nila ay maapektuhan po nito. Okay. In the first place po, medyo sumikat po yung San Carlos City kasi sa statement ni OIC Secretary Sir Harry na there was no proper coordination. Meron po. Yun po yung iniimbestigahan na ngayon. And then for San Carlos City residents po, Mayor Rene Gustilo is doing everything to protect the welfare of the people. Alam po natin na medyo mahirap kasi pinagdadaanan na natin yung pandemic and hindi na natin gusto na meron na namang sequel. Mangyayari na naman itong imminent threat to life because of this health crisis. So sa ngayon po, sa lahat ng nakikinig, meron po tayong mga IEC staff na pumupunta sa mga barangay. Hindiin po natin ano yung mga advice nila, most particularly on areas with confirmed cases. Pakuluan po natin yung tubig natin ng maigi bago po natin ito inumin. Whether it's from your deep well, from the gripo, or from the waterworks, or if you are not very, very sure or safe ba yung sources nyo, pakuluan nyo po bago po natin then inumin kasi it would be better safe than sorry po. Sir Joe, maraming salamat po sa oras na ibinigay po ninyo at sa update po tungkol po sa nangyayari dyan sa inyo pong lugar. Thank you very much to Jeff sa Sakto Telediaryo. More power po sa inyo. Thank you, Sir Joe. Hi daw po, sabi ni Tita Josie mula rito po sa Sakto. Thank you very much.